Alright guys, here we're back again, and you know who this is. This is your boy coming back at you with another review, and now we have here Ethermon. So si Ethermon po ay isang game dito sa Binance Smart Chain at sila daw ay isang card battle 2D turn-based, and ang slogan nila is play to trade and trade to earn. So ito ay idle gaming lang mga ERP. At mamaya nga ipapakita natin ang kanilang gameplay at syempre titingnan din natin kung ano bang meron dito kay Ethermon at ano ba ang pwede nilang ma-offer. Pero bago natin umpisahan yan, syempre huwag mo nang kalimutan pakihimas naman yung like button, syempre yung subscribe button. Kalimbangin mo na rin yung kampana para naman lagi kang updated dito sa channel ni Jobs Divino. Let's go! In 3033, one astronaut spaceship got broken. He has no choice except to land on a strange asteroid. On this planet, he finds out new species. They are monsters that have the power of different elements. They are determined to go back to the Earth. The astronaut needs to use a space gate, which rules by the master of this planet. The explorer has no alternative. He has to catch and train the Ethermon to fight against the master. Then, he can have a chance to go home. Alright, so ang napanood nyo ay itong trailer ng game na Ethermon. At live na nga ang kanilang game at pwede nyo na nga malaro yan dito sa kanilang website, ethermon.io. Pero bago yan, tingnan muna natin kung ano bang meron kay Ethermon. Unang-una, sila po ay again turn-based 2D game na medyo may halintulad natin doon sa naunang mga game katulad ng Axie, Dragonari at marami pang iba. Pero dito, tayo daw ay mga trainer at meron tayong mga Ether. Ang mga Ether, ayan yung mga nakikita nyong mga characters or mga monsters ngayon. So marami tayo ditong klase ng mga Ether. Katulad nito, may dragon type tayo or fire, meron tayong water, meron tayong earth, meron tayong electric, and syempre meron tayong plant. Okay? And meron nga tayong mga rarity din dito. Yung una is yung N or yung normal. Next is yung R or yung rare. Meron tayong SR or yung super rare. And meron tayong SSR para super super rare. Alright. So dito nga, meron tayong daily quest, weekly quest achievement, meron tayong guild boss, meron tayong rank system para sa kanilang season, meron tayong world boss, may war guild at endless tower. Syempre, meron din tayong campaign stage. So nandito na yung kanilang tokenomics na alam ko na hindi ka naman masyadong interesado, pero para sa atin, 35% ang pwede natin makuha sa ecosystem, staking and mga airdrops. At yung kanilang mga token sale daw, yan daw ay syempre nakalock for 1 year para doon sa kanilang mga strategic partners na medyo malalaki din at ipapakita natin yan later. And syempre nandito na tayo ngayon sa Q2 2022, which is yung game release NFT auction. Meron din silang renting, arena update, and syempre yung kanilang guild system. At syempre nandito ang kanilang mga pinakampambungad na mga tauhan dito sa game na to. Nandyan ang kanilang CEO, si Vu Tran, Susan Tran, Chuck Boy, Dalia Tuong, at sila po ay mga fully docs dito sa game na ito. And syempre meron silang mga advisors, nakita nyo naman dyan ERP. So lahat yan pwede nyo makita lang LinkedIn. At syempre, as far as I know, sana nga lahat ay legit. And speaking of legit, nandito ang kanilang mga partners or marami rin silang mga investors na pwede nyo tingnan. At yan po ay para sa inyong mga sariling research. Check nyo na rin yan isa-isa. Syempre, sila po ay lumabas na sa iba't ibang media partners katulad ng mga nakikita nyo ngayon. At meron silang mga press coverage na pwede nyo panoorin. Depende sa inyo. At ang game nga na yan, ang nag-develop niyan ay itong si Molly Network at sila
sila po ay audited daw ng Certic and Solidity Finance. Pero bago nga tayo dumiretso sa kanilang gameplay, silipin muna natin yung kanilang game balancing. Di katulad ng iba na tatlo elements na pwede natin makita at yung isa ay counter over dun sa isa. So dito pwedeng maging malakas yung isang element over two other elements, hindi katulad ng iba na isa lang. So dito dalawa, at tingnan natin kung paano ba mag-work yan. So again, ang tawag na natin sa kanilang mga monsters dito ay Eater. At syempre kada isa daw ay merong kanya-kanyang mga skill, at yung iba nga doon ay active, yung iba nga doon ay passive, at makikita natin yan later. At yung inyong Eater nga ay pwede lang mag-upgrade into one higher rank rarity. So ibig sabihin, yung normal mo or yung N pwede mong i-upgrade into R, pero hindi na siya pwedeng ma-upgrade into SR. At the same time, yung R mo pwede mong i-upgrade ng SR, pero hindi na yan magiging SSR. So ibig sabihin, kahit katulad ko na malas ka sa pag-open ng mga chest at Team Kumonoy to the max, eh may chance ka pa rin naman na makakuha ng mas mataas na rarity dito sa game na to. So again, dito meron tayong daily quest, weekly quest, at meron tayong mga achievement gaya nga ng ibang mga games. At ang maganda dito, meron tayong AFK box. Yung AFK box, ang sabi dito, with each Ethermon the battle formation, the players can receive an amount of experience and gold when they are not available in Ethermon's world. So yan daw ay may limit na 12 hours. So ganun lang kabilis, Herb. Sa tingin ko, yan ang overview para sa kanilang project. At least ngayon, diretso na tayo sa kanilang gameplay na yung pinakahihintay. Alright, so nandito na tayo sa kanilang gameplay, at nandito meron tayong ultimate box, or i-unbox natin yan ngayong araw. At i-check natin kung mabibreak ko bang sumpa ng Team Kumonoy. Subukan na natin yan ngayong araw. Alright? Alright. So once yan approve, confirm na natin yan, Herb. Another transaction ito para dito sa ating MetaMask at insufficient funds. Wait lang. Alright. So eto na nga. Ang nakuha nating una ay si Foxy. Ang rarity niya, normal. Eto na. Nag-umpisa na, Herb. Ang element niya is water. Let's go sa next. Kung ilan ba makukuha natin dito, makikita natin. Ay, meron na naman tayong normal dito. And kung sinasabi ko, normal pa rin. Lahat sila, water element. Alright. Alright, since ngayon na-deposit na natin ang ating mga NFT dito sa kanilang game, check naman natin ngayon yung kanilang pinaka-game interface. At yan na nga, nagdalag. Mas maganda. Full screen na natin yan, Herb. Alright, there you go. Naglalakad na silang kikikyat. May portal. Uy, may kalaban. Okay. Yan yung loading screen, no? So far, okay naman. Ang kikikyat! Okay, so meron tayo ditong AFK box. Yan, no? Pag kinlik niya yan, meron na tayong pwedeng mga maklaim. Kakaklaim ko lang dyan. Kaya meron na akong at least 135 dito ngayon, no? Ang galing, no? Okay, yun yung kanilang loading screen. Again, to be honest with you, hindi ko pa masyadong kabisado ito. At ngayon ko palang makikita. Tingnan natin kung anong mga pwede natin gawin dito sa loob ng kanilang game interface. So meron tayo ditong campaign, arena, Ether Mons, breed, pwede tayong mag-breed. Meron tayong quest, enhanced summon, and meron tayong mailbox. Alright? So check natin muna yung ating mga Ether Mons nandito. Yan. Ang pangalan nito, si Foxy. Alright. Meron tayong Raccoon. Meron tayo si Goosh. Alright. And yan daw ay pwede natin sigurong ilagay. Let's see. Alright. Ganyan. Check natin. Pwede tayo maghanap ng iba't ibang formation. Yan. Okay. So, hindi ko pa talaga alam yung mga in-game strat dito, ha? Kaya huwag niyo akong pagalitan, Herb. Alright. So, tingin ko. Ito yan. Yan, ganyan. Try natin save. Okay, updated na. Ngayon, check natin. Try natin mag-campaign. May ulap, Herb. Okay. Dito tayo sa map na to. And, eto, level 1 to 10. Dito pa lang tayo pwede. Okay, at kakalabanan natin itong pinakaunang stage. Kalabanan natin yung daga. Daga ba yan o kuneho? Okay, makikita nyo ngayon ng fighting interface nitong si Ethermon. Kumagat, Herb. Binangga ng ulo. Yun.
Ganun-ganun lang, Erp. May nakuha na agad tayo. Okay, next na agad. Let's go, baby. Alright. Medyo makunat na tong isan to. Ang inaabangan ko dito yung mga special skills na pwedeng gawin. Pero so far sa ngayon, wala pa akong nakikitang any buttons na pwede nating... Ayun, nag-special skill na. Ooh! Okay, ganun. Tsaka medyo mabagal ito, no? Kung i-compare natin sa Nineko. Sa Nineko talagang kitang-kita natin agad yung banatan, no? All rise. Yun, nag-heal Earth. All rise. So, puro healer lang lahat ng nakuha ko? Water strike, let's go. Blazing fireball. Okay, so mukhang fire yung isa. Okay. So may nakuha agad tayo dun, no? Meron tayong pwedeng kunin dito na chest. Ayun, may nakuha din naman. So walang mga sound effects, no? And dito tingin ko ito yung stamina. Every laro natin mukhang nababawasan din yan. Okay. So back tayo. Try natin mag-explore sa iba. Alright, so nandito na tayo sa arena. At kung makikita nyo dito, meron tayong mga kalaban. At ang attack rate nila is 74,740. Yung defense is 1,000. Yung sa atin is 4,800 pa lang. Mukhang malabo tayong manalo dito sa mga to. Pero titingnan natin kung paano ba tayo makakapaglaban dito sa arena kahit talo tayo. Yan. So, kinlik ko yung isa. Okay, kahit 74,000. Try natin labanan. Just for the purpose of the review. Okay, let's go. Okay, mukhang kakalabitin lang tayo nito. Tumaob agad. Sinipa. Paalam, mundong ibabaw. Okay, so ganun lang, no? So, yung gameplay niya, para sa akin, mas maihahalin tulad ko siya kay Dragonari, no? Na idle lang, pero si Dragonari at least meron pang mga pipindutin dito as in wala talaga. So far, sa ngayon ha, pero baka naman ma-activate yan as long as ina-upgrade natin yung ating mga eater. Alright, so sila nga may nagaganap na event ngayon at ito nga ay itong Ethermon Surprise Gift na PvP Season 1 na magre-run lang ng 8 days instead of 28 days. So ang ibig sabihin nito, mas mabilis na makakapag-earn yung mga players dito kung ikaw ay mauna. Dahil nga konti pa lang ang kalaban mo ay mas malaki yung chance na ikaw yung mag-top 1 dito sa kanilang leaderboards. At ang sabi dito, sa leaderboards daw, ikaw ay may chance na makakuha ng 16,800 ETM or about $386 lang naman. At nakikita niyo yan dito kung sino ba yung number 1 dito sa kanilang leaderboards, yan daw ang makakakuha ng mataas na reward na yan. Bukod dyan, meron pa tayong isa pa na event na nagaganap dito kay Ethermon at ayan ay itong Finding Ethermon Superhero. Nandyan yung instruction pero sa pagkakaintindi ko ay kailangan mo ditong mag-invite ng inyong mga friends para maglaro ng PvP dito sa kanilang game. At ang premyo dyan, Erp, 2,000 BUSD plus gaming courser, gaming chair yan, Erp. Alright guys, we are back at nakita nyo itong gameplay ni Ethermon at kung ano bang meron sa kanya sa ngayon. At sa tingin ko, okay naman yung project pero again, hindi pa natin alam yung mga susunod na mangyayari as long as sila ay mag-i-stick sa kanilang roadmap at mas may improve nila yung interface ng game na to. Again, kasi medyo nabibitin pa pero again, sinabi nila na sila naman daw ay 2D lamang at hindi pa rin natin alam kung meron bang mas may improve pa yung ganitong klase ng gameplay so far. Medyo mabagal siya. Again, I'm coming from the reference of at least yung ibang mga strategy-based, turn-based na mga game which is Axie, Nineko. Napakaganda nung kanilang mga na-develop na game lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong klase ng gameplay. So, ibig sabihin, meron tayong ibang mga option at hindi ko masabi kung sila ba ay magkakaroon ng edge pagdating dito
sa turn-based na gameplay na katulad na nakita natin kanina. Pero kung gusto mo nga maging updated para dito kay Ethermon, pwede nyong i-check at i-follow yung kanilang mga social media channels at magkaroon kayo ng sarili nyong research para dito sa game na to at hindi kayo talpak ng talpak. At speaking of talpak, katulad ng lagi kong sinasabi, huwag muna kayong tatalon, huwag munang tatawid, huwag munang tatalpak at huwag munang ma-FOMO kung hindi mo gusto at hindi mo pa naaral itong si Ethermon. At syempre, kung gusto mo laging updated, baka naman pwede makalambing sa'yo. Pakihimas naman yung like button, syempre yung subscribe button, kalimbangin mo na rin yung bell para naman lagi kang updated dito sa channel ng ating pinakamamahal, Jobs Divino. Once again guys, you know who this is. This is your boy signing out. All right. I stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I could do this all night, cause I do what I like. Yeah, I do.